So ayun po mga kabiyaya, mga kadaver kads, isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. At ayun, welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po. Tumigaya. Nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas at isa ring TVJ defender. Ngayon may iba naman tayo mga kadaver kads. Pag-usapan po natin itong kay Ian Veneracion. Viral issue, viral topic, trending issue. Dami nun ha. Sino nga ba talaga ang may mali dito? No? Sino nga ba talaga dapat ang kampihan? Sino nga ba talaga dapat ang i-bash? Sino yung may mga pagkakamali dito? So alamin natin yan dito sa ating video. Siyempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, nung kamakailan lang po, may nag-viral post ng isang, ano ba to? Director ba to? Director ba siya? Tingnan ko nga. Wait lang. Okay. Sige, mamaya na. Ito natin malalaman kung sino itong nag-post na to. So, panoorin natin yung video bago tayo magbigay ng komento sa issue na to ni Ian Veneracion. So, play natin. Ian Veneracion, pinabatikos ngayon dahil dito, matinding kontrobersya ang kinahaharap ngayon ng prominente at heartthrob actor na si Ian Veneracion. Matapos isiwalat ng writer-director na si Ronaldo Carvalho ang kanyang pagkadismay. Ah, writer-director pala. Writer-director. Okay. Sige, play natin. Matapos niyang malaman kung gaano kamahal ang rate o ang hinihinging talent fee ni Ian para lang sa kaunting oras na public appearance nito. Sa kanyang latest Facebook post, ni-reveal nito ang natuklasan niya na isa ng imbitahan sa pista ng Tarlac ang aktor na siyang magaganap sa huling linggo ng January 2024. Ang tanging gagawin lang nito ay sasakay sa float at ipaparada sa bayan ng Tarlac City. Kakaway-kaway lang ito sa mga tao ni hindi raw siya kakanta. Pero nagulantang ito sa singil ng road manager ni Ian. Aniya, sabi raw ng road manager ni Ian, 500K si Ian in 2 hours sa parade. At pag lumagpas ng 2 hours, may 100K additional per hour. Dahil dito, hindi makapaniwala ang ilang netizen sa laki ng presyo ng aktor na kung susumahin ay kaya nitong kumita ng 1 milyon sa loob lamang ng 4 na oras. Pahayag pa raw ng RM ni Ian, kung may kasamang ibang artista, dapat may sarili silang float. Dapat solo lang si Ian sa sarili niyang float at walang solo lang si Ian sa sarili niyang float at walang kasamang kung sino-sino. Siguraduhin mo din na may pangbayad ang mga producer. 50% down payment upon contract signing. Bago sumumpa si Ian sa float, dapat fully paid na siya. Ayon naman sa talent coordinator, wala naman daw problema sa bayad dahil ang pamunuan ng Tarlac Festival ang magbabayad kahit sobrang mahal ng hinihingi nito. Pero ang hindi nila nagustuhan ay 2 oras lang ang appearance ni Ian, pero napakalaki raw ng 100K additional kapag lumagpas ng oras. Kwento pa ng direktor, nakakatakot. Hindi namin masasabing matatapos ang parade ng 2 hours. Baka pag 2 hours na, dahil bayad na siya, bigla na lang siyang bumaba ng float at iwanan lahat ng tao. Umayaw na lang ang client. Dahil dito, pinalikan... Ay naku, may absolutely pa. Okay, tara. Ng road manager ni Ian ang talent coordinator at sinabing, sige na okay na, payag na si Ian sa 500K at tatapusin niya ang parade hanggang matapos. Pero sabi ng talent coordinator, hindi bali na po. Kinokonta ko na po si Piolo Pascual as replacement ni Ian. Sa huli, naglabas naman ng reaksyon ang naturang direktor na siyang nagkwento sa buong pangyayari. Aniya, sabi ko lang in this true story, OA ang 500K for a parade kahit 5 oras pa. Buti kong binabayaran si Ian ng kahit 200K per day, taping, shooting, magdamag, kung may teleserye siya o may pelikula siya. Etong 500K na hinihingi niya, kakaway-kaway lang siya sa parada. Binigyan naman umano niya ng benefit of the doubt ang mga ito na baka ang road manager lang ng aktor ang nagdedemand nito. Pero ayon umano sa talent coordinator, hindi eh, si Ian talaga yon. Na-experience ko na rin si Ian noon. Talagang makwenta siya at nagdidilang talaga siya ng oras. Makatotohanan nga kaya ito? Ano ang opinion mo sa nakakalulang talent fee ni Ian Veneracion?
So, yun. Okay. Ito, sarili ko opinion to. Ah. Bahala kayo kung magalit kayo. Hindi, pero sarili ko opinion to. Taasan ko lang yung brightness ng phone ko at nagmumukha ako negro sa... Sa ano, yan, okay na, gwapo na. Okay, ayos ko lang ng konti, yan, okay na. Unang-una, kayo ang lumapit sa artista. Ay, hindi pala, mali. Ian Veneracion versus Ronaldo, ano to? Ano nga apelyido niya? Ronaldo na ba yun? Ronaldo, ano yung Carvalho, gano'n. Oh, ano man yun, basta si Ronaldo. Ang may mali dito, alam nyo kung sino? Si Ronaldo. Or, yung, ano yun? Writer, yung mismong nag-chat kay sa manager ni Ian Veneracion. Ganito kasi yan. Unang-una, hindi nyo man naisip na baka yung panahon na yon ni nung Tarlac, yung festival na yon, eh may iba pa talagang ano, may iba pang pwedeng puntahan or event si Ian Veneracion, dahil sikat yan, Ian Veneracion yan, isa sa mga kamukha ko yan dito sa showbiz. Charot lang. No? Pwedeng mangyari din yun na may event pa siya. No? Kaya sinasabi nila 2 hours lang. So doon, banda ulit, pumayag naman, di ba? Walang problema. Ngayon, bilang artista, kung ako man ang lalagay, no? Kung ako man ang lalagay sa katayuan ni Ian Veneracion, kawig naman kami. No? Kung ako man yung lalagay sa katayuan ni Ian Veneracion, bilang artista, alam nyo, napakahirap pumasok sa pagiging artista. Sobra. Alos sa ba, may mga ini-interview ng mga artista, kaya papasok nila yung kanilang mga anak sa pag-artista. Sinasabi nila, hindi. Ayaw nilang dumanas ng hirap at ayaw nilang papasukin ng anak nila sa butas ng karayong. Ano yung iba yung mga interview na ibang artista? Ngayon, nagigets ko naman dun si Ian. No, nagigets ko naman si Ian kung siya man talaga yun. Kasi tinutumbok naman siya ng director na siya nga daw yung ganun, mabilang nga daw. Alam nyo, bilang artista, alam nyo naman na hindi, baka nga mamaya sila Vice Ganda, million pa yan eh. 2 hours, 2 million, baka hindi nyo pa kaya. Diba? Ian Veneracion yan. Ha? Hindi yan, ano ah, hindi yan pipitsugig artista. Eh parang hindi nga tumatanda yan eh. Kahit triple yung tanda sa akin yan, parang mas mukha pa akong matanda dyan eh. Walang nga naman. Ian Veneracion yan. Kung mag-demand man siya kung anong presyo niya, deserve niya yun dahil pinaghirapan niya yan. No, deserve niya yun dahil pinaghirapan niya yan. Kung nasan man siya ngayon, kung gaano man siya kasikat. Ngayon, yun naman pala, alam nyo naman pala na pwede naman pala yung ibang artista, katulad yan ni Piolo Pascual, about dun sa cash nyo, sa pera nyo, na, or abot lang ng budget nyo, eh bakit pa kayo pumunta kay Ian Veneracion? Masabihin nyo, ang mahal pala, malamang artista yan. Ha? Artista yan. Tsaka ito pa, una-una, float yun. Delikado buhay nila dun. Tubig yun, no? Ay, hindi pala, mali. Tubig ba? Ano ba, saan ba sila dadaan? Sa tubig, gano'n? Tapos kakaway-kaway, or sa, ano ba, ano man yun, no? Hindi natin alam yung safety, Englishin ko na lang. Safety ng mga artista sa mga ganyan. Pero ano na, festival yan, ang daming tao dyan. Maaaring pwedeng may mangyari na kakaiba dyan. So syempre, tsaka ito ha, ang value ng artista, hindi na basta-basta ngayon. Anak ng titing nandos, nagulat pa kayo. Masasabi nyo, ang mahal pala. Ibang nga, kumag sila Vice Ganda, sino pa ba? Baka yung ibang mga artista dyan, Ian Veneracion yan eh. Ha? Isang heartthrob yan, isang hindi lang heartthrob, legendary heartthrob yan. Hanggang ngayon, kahit may edad na.
Oo. Yan, nag-ano ako dito sa taot. So, puntahan natin yung ano. Tingnan natin yung comment dito ng mga netizen. Dito sa... dito sa sa video na to. Sabi ni Joe Magno, kuha ka ng magtataho, nakakaway para libre. Grabe ang mahal naman, sabi ni Arlene. Yan. Ano to? Fay lang po, si road manager ang ibas nyo kasi yun ang umahawak at naikipag deal sa mga lakad niya. Manager ang nagpepresyo sa mga racket na hawak niyang talent kasi syempre dapat may kita din siya. Business is business. Tama, ito napakaganda ko nito. Halimbawa 500k, di ba? 500k per hour o 2 hours 500k. So halimbawa pag lumagpas doon 100k. So ano yun, kanya-kanyang ano yun, tawag dito. Nadadaan naman yan sa usapan. Kaso kapag may intention ka talaga na siraan ng isang tao, eh, wala na tayo magagawa dun. Ito, napakaganda yung sinabi dito ni Sonjay Bergs. Una-una, bakit nyo binabash si Ian Veneracion eh? Hindi naman si Ian yung kausap nyo. Pangalawa, yung pera na yun, may mga kaltas-kaltas pa yan. No? Una-una, Tarlac, ang layo niyan. Sabihin na natin na si Ian ni mga nasa Maynila. Malayo na yan. Oo, isa na sa traffic dito sa Pilipinas. Eh, buti sana kung pwedeng mag-single yung mga artista. Eh, makakalusot agad yan. Diba? Ano na yung 500k, 2 hours. Pag sumobra, may 100k. So, palagi na natin na 1M. Sige, 1M na yung kinaanuhan ng pinaka-event na yun. No? Binayad kay Ian Veneracion. Babawasan pa sa manager yan. Sa assistant. Sa makeup artist. Sa bodyguard. Ay, sa mismong ba? Siyempre, artista, may mga bodyguard yan. Ano pa ba? A PA. So, 5. Yung 1 million pagdadaanan ng 5 yan. Siyempre, pinakamalaking kabig dyan yung manager. So, halimbawa, magkano sa manager? 300k. Sa bodyguard, siguro mga 4, 3 yun. Siyempre, artista yan. Mga sahod niya siguro mga... Basta, palagay na natin. 100k, fix na natin dun. Makeup artist. Magkano na rin yan? PA. Tawag dito. Manager. Yung isa pa, yung co-manager. Ano pa yun? Meron pa isa dyan eh. Marami pa eh. Gasolina. Pagkain, hindi ka kain yung artista dyan, no ka ba? Ibihira yan, no? So, kung ano lang, kung sa, ano, para sa akin, wala pong problema dun sa presyo ni Ian Veneracion. Artista yun eh. E di sana kumuha kayo ng vlogger. Eh baka nga sa vlogger, mga moti pa kayo. Baka nga mamaya, kapag vlogger, kinuha nyo dyan sa mga event-event nyo, mga moti pa kayo. Baka, ha? Vlogger ka lang, tapos 500k ka din. O eto, mahal talaga ang idol kahit 2M pa yan, basta si Ian gwapong-gwapo niya kaya. Road manager ang kapuso, hindi si Ian, ha. Hindi kasi safe ang public, malay nyo naman, may isang maliit na utak ang manakit sa kanya dahil sa gwapo siya. Hindi ganun kadali ang expose sa public, buti sana kung high-end ang audience. So eto, eto na nga yung sinasabi ko kanina, yung safety ng artista. Grabe naman ang mahal. Ito, kuripot to si Myra. Pag artista ka kaya, try mo. Baka joke niya lang yun. Pwede rin. Kaso, baka mamaya sineryoso agad. Hindi, kasi parang ano lang to eh. Parang palengke lang eh. Nagtatawaran kayo. Ngayon, etong si... Pangalan nito? Ito si Rolando si Carbalao. Ay, ano... ay masyadong ano, masyadong seryosong tao. Oh. Okay, ito yung pinaka-post niya mga kadaver kids. Andito pa pala sa kanyang ano account. Ito yung pinaka-post ni director ba to? Ito, January 16, 8 p.m.
Ang mahal pala ni Ian Veneracion for a public appearance. Requested siya kaya kinuha siya ng Tarlac Festival to be held on last Sunday of January 2024. Sasakay siya sa float at ipaparada siya sa bayan ng Tarlac. So mali pala ako nina, hindi pala sa ilog yun, no? Si float eh. City. Yan. Kakaway-kaway lang siya, hindi na siya kakanta. So dito pa lang magigets nyo to si Rolando na may pagka-demanding din. No, may pagka-demanding din siya kasi alam niyo kung sino talaga yung mabilang dito, eto si Rolando, hindi si Ian. Kasi din mo, kakaway-kaway lang siya, hindi siya kakanta. So ano ibig sabihin mo nun? Sabi raw ng road manager ni Ian, 500k si Ian in 2 hours sa parade. At pag lumagpas ng 2 hours, may 100k additional per hour. Kung may mga kasamang ibang artista, dapat may sarili silang float. Dapat solo lang si Ian sa sarili niyang float at walang kasama kung sino-sino, sabi pa raw ng road manager. Siyempre, malamang pinapangalagaan niya yung alaga niya, dyan lang din siya kumikita eh. Ano ka ba? Ano ka ba? Ano ba naman, Sir Rolando? Ito hindi ano to, opinion ko to sa post mo ha. No. Malamang, kung sino-sino, sa Pilipinas, lalo't artista. Ang daming halangang bituka dito sa atin ngayon. Ano ka ba? Oh. Siguraduhin mo din na may pangbayad ang producer. 50% down payment upon contract signing bago sumampasiyan sa float. Dapat fully paid na siya. Mahigit pang bilin ng RM, ng road manager ni Ian. So dito, abot naman dito. Ano ka ba? Kung hindi nyo nagigets, malamang, business is business. Mahirap na, magkakatulpuhan pa kayo bago ano. Siyempre, down payment. Pagtapos ng show, bayaran mo na. Tapos na yung show. Ano pa ba gagawin mo? Halangan na ongoing to yesterday ang bayad mo. Ano dyan? Ang bayad dyan? O, halimbawa, Lunes ka nag-show. Lunes kayo nag-show. Linggo ang bayad. Ganun ang gusto mo? Eh, siyempre, pagtapos ng show, ang liwanag naman ang sinabi dito. Siguraduhin mo din na may pangbayad ang producer, 50%. Dito, malabo to. Parang may dagdag bawas na tong ano na to. Itong, tawag dito, tong post na to. Sigurado ako dyan, may dagdag bawas na tong, hindi ito yung mismong talagang lingwa, pagkakasabi ng producer, promise yan. Siguraduhin mo din na may pangbayad ang producer, 50% down payment. So okay, tama naman yun. Upon contract signing bago sumampasiyan sa float, dapat fully paid na siya, mahigpit pang bilin. Diba? Wala namang problema dito. Wise lang ang tawag dito. Malamang artista yun. Pinapangalagaan niya yung ano niya, yung tawag dito, yung ano ba to? Itong alaga niya. Ito pa, walang problema sa bayad, matagal ko ng client sila at kung sino-sino nang nadala kong mga masikat pang artista sa Tarlac. Marami ka naman palang kilalang masikat pa kay Ian Veneracion, ba't hindi mo kinuha yun? At wala kaming naging problema, sabi ng talent coordinator, okay? So ni-report ng talent coordinator ang lahat ng sinabi ng RM sa mga pamunuan ng Tarlac Festival na silang magbabayad. Okay naman daw ang 50k kahit sobrang mahal. Ang hindi nilang nagustuhan ay yung 2 hours lang si Ian pag ano ba naman yan? Okay, stress to ah. Hindi nila nagustuhan yun. Ano lang yun eh, parang ano ba tatawag dito? Parang yung ano niya, yung sinabi niya, 2 hours, ganito. Parang ano lang ba, yung some example na sa usapan. Ngayon, kapag siyempre, eto ah, magbibenta ka ng karne, or sige, isda. Hindi rin ako isda dati. Ang bangos is 100, okay, fix na natin, 200 kilo, 200 pesos per kilo. So, sasabihin agad ng isang mamimili ay mahal. Isipin niya agad, mahal. So, tatawad yan.
Ganun lang din to eh. No, ganun lang din to. So kayo na nag-ano, magtatawaran din kayo dyan eh. No, mag-uusap kayo kaya nga may contact eh. Mag-uusap kayo, ganito. Ay baka, ano naman, syempre, ano lang niya yun eh, yung pangbungad niya lang ba? Ano may tag dyan, may madaling salita dyan. Nakalimutan ko eh. Pangbungad niya lang yun, no? Sige. Ganito. Pwede bang hanggang matapos na yung parade? Kasi parang napaka-ikli naman nung 2 hours na yun. No? Baka pwede naman pagkatapos nung parade, ano, yung 500K na hinihingi nyo, baka pwede. So, hindi. Nasa pag-uusap nga yan eh. Ito kasi parang ano na to eh, may halong ano na eh, may halong paninira na kay Ian Veneracion eh. Oh, nakakatakot, hindi naman masasabing matatapos ang parade ng 2 hours. Baka pag 2 hours na, dahil bayad na siya, bigla na lang siyang bumabas ng float at iwanan lahat ng tao. Mahal din ng 100K additional per P, per hour or of stay, sabi pa nila. Hindi naman huwata ganun. Ang pinapalabas nyo kasi dito, parang tingin nyo kay Ian Veneracion, parang napakabastos na tao. Na porket bad na siya at 2 hours ay bigla na lang siya bababa doon sa float. Siyempre, sa daming, ito pa naman, ito pa. Sa daming tao, di ba, festival, maraming tao yan. Kung halimbawa man tapos na yung 2 hours ni Ian Veneracion doon sa float, pag bumaba yan, hindi, naisip nyo na bababa talaga siya. Hindi kapag bumaba yan, dinumog ng tao yan. Ano ba naman kayo? Ay no. Okay, binalik ng talent coordinator ang binalikan ng talent coordinator ang RM at sinabing umayaw na lang ang client, natakot sila sa 2 hours rule at mahal na yung 500K talent fee niya. May time limit pa hanggang matapos lamang naman ng parada. Binalikan daw ng RM ang talent coordinator na sinabing sige na, okay na, payag na si Ian sa 500K. At tatapusin niya ang parade hanggang matapos. So, ibig sabihin pala itong mga kabiyaya, itong mga kadabar kids, itong kausap niya is hindi pa talaga si, ano, si Ian Veneracion, kundi ano palang road manager. So, kung iisipin natin maigi, yung sinasabi niyang 500K per 2 hours, para lang, ano lang yun eh, panimula pa lang doon sa usapan, parang example pa lang. Kapag pumayag si Ian sa kagustuhan nung kumukuha sa kanya para sa isang festival na yan, eh, syempre, magbabaw siya. Limbawa, sabi niya, baka kakausapin ng road manager, o Ian, ganito ang gusto nung ano doon, nung kumukuha sa'yo, 500K daw, tapusin mo yung festival. Oh, ang linaw-linaw dito, sabi ni Ian, okay, sige na, payag na si Ian, 500K, at tatapusin niya ang parade hanggang matapos. So, ibig sabihin, hindi lang kayo nagkaunawaan, hindi lang talaga kayo nag-usap. Bigla na lang, uy, grabe naman, 500K. Tapos, eto naman si Carlo, ano, si, sino ba to? Yung pangalan nito, si Ronaldo, but Carlo. Si Ronaldo, bigla namang post. Hindi niya man lang muna inisip or, tawag dito, hindi niya man lang, kinalkula sa utak niya kung ano ba yung purpose nung sinabi. Kung baka hindi, imbis na siya dapat ang umayos, eh ang nangyari, siya pa yung naninira dito. Akala siguro mabibigyan ng simpatya yung ano. Ay, gusto ko si TH. At tinapatan ang maraming rules sa regulation ni RM. Yun pala yung naligwak na siya ni Ian, ay pwede naman pala ang mga hindi pwede. Oh, mataray ka ha, pwes money talks. Nung hindi na nag-talk ang money at umayaw na si RM na ang talk ay talk. Buti nga, tao naman, minsan magpatalo din para manalo. It's wise to be nice. Oh. Ganyan lagi ang lahat ng mga artista pag kinukuha sa ganyang inaayawan na sa dami ng arte nila, bibigay din. Uy, eh nga masama doon yung usapan nga yun eh. Diba? Nasa pag-uusap nyo yun. Okay, ang demand ng TF.
matakot ka na, lapitan si Ian na ha. Linawin din dapat ang scope ng work and duration before agreed to TF. Open-bar gates always open until not sleep. Tama naman. O wala man lang public concern or consideration to be fans. Ano ba naman mo? Ito pa, may ano pa rito si ano, si Ronaldo, may ano pa. The situation kasi familiar sa ginawa ng isang road manager na mas malaki yung napunta sa kanya kaysa sa artista. Sus, may shock ako nung kinuwento sa akin. Yun nga eh, pwede naman kasi mangyari talaga doon na mas malaking kalahati din yung napupunta sa road manager. Eh, hindi lahat kay Ian. Kaya nga sabi ni dito, yun, linaw, okay na. Oh, sa ano sa yun, yung 500k, okay na. Tatapusin na yung, okay, sige, okay na, payag na si Ian, no, di ba? Ay, naku po. Ngayon natin. So, chinek ko din tong FB ni Ronaldo. Medyo magulo din. Ang dami niya rin patutsada. Ang dami niya rin kush-kush balungos. 500k. Tapos artista, Ian Veneration. Oh, ay, naku po. Kung alimbawa, yung panahon na yun, yung time na yun, may mga ibang event si Ian na mas malaki pa yung talent niya doon or yung TF. Diba? Mas pipiliin, tapos mas pinili yung sa inyo. Diba? Tapos ngayon parang lumalabas kasi dito, sinisiraan si Ian. Kasi wala naman pinakitang ebidensya na yun yung pinag-usapan eh. Sa kwento-kwento kasi, pwede magdagdag bawas na dyan. Lalo't hindi, kapag ang tao, hindi nakuha ang gusto sa isang, alam ba, kung ano yung gusto nilang makuha, hindi nila nakuha, ay may posibilidad na magalit at kung ano na lang sasabihin. Wala naman pinakita doon si Ronaldo sa post niya na ito yung conversation. Eto, para alam natin na ano, 'di ba? Yung iba hinusgahan agad eh. Ang masama nito, si Ian Veneration yung binabash. Hindi nila naisip bago kay Ian mapunta yung usapan sa road manager muna. Artista 'yan eh. Kuha nga kayo ng vlogger diyan, si ano, iba na Alawi. Tingnan natin kung magkano TF noon. Masikat si Ian doon, ha? Iba na Alawi, sige. Oh. Eh nga yung kunin niyo. Si ano, si Alex Gonzaga. Sino pa ba? Mga vlogger. Si Shaina, ayan. Si Kong TV. Tingnan natin kung sa tingin niya papayag si Kong TV 500. Hindi papayag yun. Mag-vlog na lang siya. Isang upload 500. Mas lagpas pa yung kita. O, diba? O, yung biyahe. Yung tagal nung parade, tagal nung tayo, pakaway-kaway. Tapos hindi mo alam, baka bigla ka pang barilin dun. Alam yung misan sa mga ganito, dahil malawak din pang unawa nyo talaga, eh, no? Sa showbiz, no? Hindi lang porket nakita mo, no? Ang mahal naman nun, 500k. Grabe naman si Ian. Ano, napaka mahal naman ng talent. Eh, pero, hindi mo, dapat kasi dyan, alamin mo muna talaga kung ano ba talaga yung dapat. Ano ba talaga yung dapat na, ng, ano ba talaga yung pinakamagandang, ano, kung tama ba yung pinose ng isang tao o tama ba yung hinihingin talent pin ng isang artist. Diba? Ganun dapat, no? Pero para sa akin dito, walang kasalanan dito si Ian. Maaari dun sa road manager, pero sabi ko nga sa inyo, nadadala yan sa usapan, sa magandang usapan. Kaso ang nangyari, may pag-post agad eh. Sa mga kabiyaya, mga dabrakad, sa naman ikukomento nyo sa napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. And God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ, TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay.
tunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra.